Set. Diyan ang e-bike mo. Sige, diyan lang muna. Han. Diyan na i-bike mo. Excited. Paturo ko ng mga gagawin. Sir, baka sumikat tayo dyan, sir, ha? Parang di, hindi ba ito yung naka-display doon? Hindi po. Parang may bumigis kasi. Ano yung naka-display? Dalawang assemble lang yun, sir. Hindi po. Ayun, punta kayo doon. Doon pa yun. Joke lang. Ano mo gusto nyo, ma'am? Demo muna o papers muna bago demo? Ano ba, Han? Sige. Ah, sige, demo muna. Demo lang muna. Hmm? Ay, batong. Habang maliwanag. Ano to? Or hanggang dito lang talaga yung wiper nito? Oh, itong natabi pa? Ito lang. Hindi, demo na. Sir, tiki tayo. Remote, sir. Okay lang ba sa ikaw sa video? Okay lang. No problem. Yan. Bali sa remote, sir, may 4 icons tayo. Bali itong thunder sign, double click natin. Buhay na si unit, pwede na patakbuhin kahit walang susi. Agana na siya. So sa pagpatay, eto, isang click yung unlock sign. Pindutin natin ng isa, patay na siya. So once na pinapatay natin yung unit, every 15 to 20 seconds, bali, tutunog siya ng isa, mag-auto-lock siya. Bali, kain natin tumunog. After 15 minutes? 15 seconds, 20, 15, yun. Basta tumulog siya, naka-activate na yung auto-lock. Halimbawa, yung naka-unit natin, yan, iilaw yung panel, bali nagbibigay siya ng supply doon sa motor natin para mag-lock yung gulong. Bali, pag inakay, hindi siya mapapatakbo. Hindi siya makakay, hindi siya mananakaw. So, pag sinusiyan natin, ganun din siya. Kahit sabihin mo may nakakuha ng susi mo, halimbawa, sinusiyan, hindi siya tatakbo. Yan. Kahit anong piga ng accelerator, kailangan kasi papatayin muna sa remote. Okay. Ipindot sa unlock sign. Yan. Pindutin natin. Mas napinindot mo, doon pala siya tatakbo. Yan. Ayan ang advantage ng NWOW, sir. May auto-lock system siya. So, ganun yun, sir. Tapos, halimbawa naman kung iiwan nyo siya, sir, gusto nyo i-alarm yung may tunog, pwede naman din, sir. Bali, pindutin nyo itong lock sign. Isang pindot, may gumalaw ng unit nyo, i-alarm mo siya. Yan. Sandalos yung may unit nyo, sir. So, nakakabulakaw, patayin na natin. Okay na siya. So, pinatay natin ulit. Every 15 to 20 seconds. Yun nga, ano pinapatay mo, mag-auto-lock siya. Tutunog ulit yan ng isa. So, pag sinusiyan, ganun pa rin, papatayin mo. Tapos, yung isang icon, ito lang naman ay locator. Tutunog lang naman siya. Para sa kotse lang din. Halimbawa, kung nag-park ka sa mall, may katabi kang unit, di mo ma-determine kung ano yung sa'yo, pindutin mo to. Tutunog yung sa'yo. Pag hinahanap to, pag alam ba, dikit-dikit pareho. Nasa na ibay ko, may kagaya. May kamuka, may kakambal. May kakambal. Susi yan, papatayin muna dito. Tsaka pala siya gagana. Dalawa yung susi niya talaga na. Opo, sir. Pag cash, dalawa, sir. Bali dito, sa bandang kanan nyo, sir, yung accelerator natin, karamihan sa tawag ay throttle, sir. Yan. Bali, yung D, drive, yung R, reverse.
Tapos LMH, bali yung low, medium, high nyo sir. Ang takbo nyo. Bali yung low, tumatakbo kayo ng bali 18 to 20, medium 25, high hanggang 33. Maximum nyo na yun sir. Sagad na po yun. Bali kahit natakbo kayo, pwede nyo bago-baguhin to. O kaya pwedeng i-start habang na tumatakbo, sa... pwedeng ilipat-lipat yan? Opo, sir. Ah, ganun. Pwede nyo i-start na din sa high. Yan. Bali, kung medyo malayo pupuntahan nyo, sir, gusto nyo magtipid sa charge, mag-medium lang kayo, sir. Pero kung nagmamadali kayo, sir, i-high nyo, sir. Kasi... Pero kahit anong, kahit saan dito nakapisto, nakahinto, high agad, pwede? Pwede, sir. Yeah. Ang ano lang kasi sa high, medyo malakas siya kumain ng battery. Ayun. Advisable lang to, sir, pag ano, mas maganda, yung madalian, sir, pwede yun. Pero kung di naman, sir, medium nyo na lang, sir, para tipid din kayo sa consumer ng battery, sir. Yan. Tapos low. Yan. Pag ano, mag-aaral pa lang, bagito, ganun, sir. Yan. Tapos, katabi na ito, yung horn, meron din sa kabila. Oh, horn din siya. Yan. Tapos, ito, bali, pag pinwesto natin sa gitna, sir, taillight lang yan, sir. Ilaw lang sa likod. Tapos, pag sinagad natin, headlight, kita na dito. Yan. Tapos, high and low. Yan. Ganun din sa signal light, pagkakanan. Tapos, pag kinabila mo, mag-hazard siya. So, kung magsisignal light ka ng pakanan, tapos bigla kang kakaliwa, dapat i-off mo muna siya. Kasi mag-hazard siya. Kailangan i-off muna? Opo. Di ba? Kumanan kayo, sir. Tapos, hindi nyo pinatay. Kung maliwa kayo, mag-hazard siya. Dapat papatayin mo. Opo, papatayin nyo muna po. Yan. Tapos, preno sa likod. Paliwa, preno sa unang kanan. Bali, may lock din siya. Safety lock, sir. Kumbaga pinaka-handbrake ng e-bike. So, kung okay, may handbrake. Ito dito. Yan. Mas nakaganyan siya, sir. Yan. Hindi siya tatakbo. May sensor kasi yung handbrake nyo, sir. Lahat ng e-bike may sensor. Yan. Mapapansin nyo, naka-activate din yung brake light sa likod. Pag nakaganyan siya. Yan. Tapos, sa pag-release, pisilin nyo lang, sir. Ah, pipisilin lang. Oo, pigayin nyo lang, sir. Yan o. Ganun din sa kabula. Ano nga ulit yung preno sa harap, nasa kaliwa? Sa kaliwa, likod sir. Ah, likod. Unahan, kanan. Kanan naman. Tapos, banda dito, switch ng wiper. Yan. Smooth na smooth. Kopya. Yan. Ay, ano mo, ano? Sa sento. Pag nakatapak na dun sa, ano, saka mo papatayin. Sa sento. Hindi siya automatic natitigil dito. Yan ang ibay kami. Kailangan siya yung sento. Tapos, dito sa panel board, sir, dito yung information ng e-bike natin. Time of travel, kumbaga, ilang oras ng bukas yung unit niya, sir. Tapos, kilometer, yung takbo, kung yung range niya. Saan na nakaabot yung e-bike niya, sir. Tapos, itong 0-0 na malaki na to, ito yung speed niya, sir. Bali, ito naman yung battery voltage niyo, tsaka battery bar, sir. Kung mag-charge kayo, sir, ang low bat nyo, sir, bali, hindi nyo pa ito i-drain. Ang drain nyo next month, sir. At ano, paano pag halimbawa hindi na muna i-charge? Opo. Bali ito, pag ang low bat nito, sir, 44, 45, pwede nyo na i-charge yun ng 6 to 8 hours, sir. Pag? 44, 45. Ayan, yung 51.4 na yan. Ay, hindi. Maski pwede charge, maski hindi pa lubat na lubat yun? Apo, sir. 6 to 8 hours po. Tapos, ang pinaka full charge niya, 52, 53. Maximum niya na yun, sir. Hindi siya napupunong 100 kasi ito, nagbe-base siya sa battery. Yan. Battery voltage talaga yan. Yung actual na voltahe ng battery yan yun, sir. Bali yan, 52, 53. Maximum yun, sir. Full charge na yun, sir. Lobat nyo, 44, 45. Charge na kayo yun. 6 to 8 hours, sir. Tapos, once a month, sir, i-drain nyo siya.
once a month. Opo, ang drain natin, sir, 42, o kaya 43. 42, ibig sabihin, ano to yan? Lobat na lobat na yun, sir. Ngayon, charge nyo ng 10 hours yun, sir. Once a month lang naman yun, sir. Buwan-buwan kayo maggaganon. Tapos, papahingan nyo ng 30 minutes bago nyo gamitin kung galing sa charge. Ah, okay. Ganun din, pag galing sa biyahe, sir, huwag nyo muna gamitin. Ay, huwag nyo muna i-charge pala, sorry. Palamigin muna. Palamigin nyo muna, 30 minutes. Tsaka nyo i-charge. Yan. Charge yet, ito. Tumi natin. Pagkatid sa mga bata. Mag-tipis-tipis na. Kawang naro sa akin para kayo nanibili. Yan ang bisikleta niya. Putol na yung ano. Buti nga hindi siya na-accident eh. Naputol na yung handle. Eh, di ba may bit-bit siya tapos isang kamay lang. Eh, tanam pa naman yung naputol. Ito yung charger niya, sir. Bali pa nag-charger siya, kulay pula. Tapos, pag full charge na, kulay green. So, yung indicator kasi dito, sir, medyo nadedelay yan minsan. Nakaka 10 hours na kayo, hindi pa siya kulay green. Bali, yung pinakamaganda dyan, orasan niyo. Ng 8 oras. Kung 8 oras na, hindi pa rin siya kulay green, bunutin niyo na. Yan, sasampak niyo lang naman dito. Bali pa mag-charge dito muna sa unit bago sa extension. Ah, okay. Kasi yung battery, sinapak mo dito yung charger, babasahin ni charger yung battery kung ilan yung laman. Ngayon, pag sinalpak mo to, siya pala magbibigay ng voltahe, babasahin niya para hindi nabibigla. Kasi kung ito, sinalpak mo na sa outlet, tapos sinalpak mo dito, bigla. Nabibigla, no? Nabibigla siya. Tapos, pag nalagyan mo ng ano, parang may helmet ah. Helmet siya, sir, 3 piece. Face mask, raincoat sa helmet. Wow. Ano, sir? Tension na lang, sir, pag ginamit niyo, sir. Tapos yung paano ang ano niyan, maintenance? Maintenance yan, sir. Kung sakali may problema sa e-bike, ay tumakbo, flat, tawag lang po kayo sa amin. Home service, sir. Pero kung mga minor naman, sir, pwede nyo idahan sa malapit na branch namin. Meron kami dito sa Kabuyaw Sala, saka sa Katapatan, sir. Sabawa, yung mga ilaw-ilaw, sir, kung may, pwede nyo idahan muna dun yun, sir. Next, pan ba yung battery? Tapos, pwede mo tingnan yung battery sa banda. Sir, ito yung battery natin. Advantage sa ibang brand, mas mataas ang ampere. Yan, bali ito, dalawa yan, dalawa din yan. Ang isang battery kasi, 12 volts, 32 ampere. Ngayon, kung isi-series mo siya, magiging 48, 32 na siya. So, pag tinimes mo yun, yung watts niyan, nasa, tansya ko lang, nasa 1.6, ganyan. Yung lakas niya. Kaya, kahit bumaba ng kalahati yung charge mo, sir, yung takbo mo, stable pa rin. Ayos pa rin yung performance ng takbo. Kasi yung pirahe ng battery, mataas. Yan. Lahat ng gulong, sir, tubeless. Pwede mo na rin palagyan yan ng sealant. Sealant? Parang sealant, sir. Yung tire sealant. Para kahit mapako siya, sir, mabubog. Yan, pwede mo palagyan ng tire sealant na yung gulong. Okay. Hindi siya na, flat-flat agad, sir. Tubeless yan, wala lang interior yan, sir. Gulong lang. Tapos, kada 6 months, bali may change oil siya, sir. Ha? Change oil po. May langis din ba to? Opo. Ang langis yan ay 100 ml lang naman.
Differential motor. Saan bibili siya? Ng ano? Langit. Bali, meron naman din sa amin, sir. Nakakabili naman din sa mga motor shop. Yamalube, sir, na maliit. Yamalube. Gear oil, sir. Anong pangalan? Yamalube. Yamalube. Gear oil. Yamaha, may ano? Ah, gear oil. Sabi niya yun. Mura lang naman yun. Depende na pero sa paano? Bibili. Pero paano? Change oil. Bali, tawag lang kayo sa amin, sir. Ah, kayo na. Madali kayo naman. Bali yung drain plug niyan sa ibabaw 12, tapos yung sa ilalim, geese, open range. O kaya mas maganda sakit. Parang alin ah. Alin. Ah, oo nga, oo nga. Okay na ako lang. Yes, sir.